跳下去了的。你没个干，你没个干，好了没有？我还能么爸爸领吧？Hindi na nasa akin si Roda! Alam ninyo mga dong, nakakatakot man isipin, pero mukhang sinipsip na ata ang atiruna ninyo ng lupa. Maulagin ang nangyari dito sa akong best friend dito sa Bohol. Naku, ginawa siyang asawa ng Encanto. Dehins Encanto yun. Kitang-kita ng dalawang mata ko na yung haunted highball na yun, yung sumipsip sa nasnip ko. At saka kung nandiyan lang siya sa tabi-tabi, paano siya nakakasok pa ng mabilis doon sa TV? Madaling araw nakakapasok siya sa TV? Simple lang ang rason doon. Trabaho niya ang TV. Marami siyang koneksyon doon, kaya madali siyang nakakapasok doon. Hindi kaya niloloko lang tayo ni Rona. Para tulungan ko siya sa kaso niya. Mamaya ako nandyan lang sa tabi-tabi. Tsaka sa bayang Ate Rona nyo, palaging nawawala yan eh. Katulad nung yung inimbestigahang misteryong bumabalot sa Mount Banahaw. Tsaka yung isa pa rin yung assignment sa Baguio. Di ba nawala rin siya doon? Oh, hindi natin alam kung nasaan siya. Ang tagal nun ah! Alam ko na kung paano nakakalabas si Ate Rona sa TV. May nababasa akong ganyan eh. Parang nakakuha siya ng energy from unknown forces. Energy? Baka ganun na nangyayari sa kanya. Pabigay nga kayo lahat dyan! Puno na yung pinagtatalunan nyo dyan eh! Simple lang ang nangyari. Nawawala ang Ate Rona ko, okay? Ha? Eh, imbis na makatulong kayo sa paghahanap sa kanya, kung ano-ano kalokohan yung pinagsasabi nyo eh! Sorry, Benji, ah. Nag-iisip lang naman kami ng explanation dun sa nangyari. Malay mo, yung mahanap naming rason, eh, dun tayo makakuha ng clue kung paano natin makikita ang ate mo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang mahanap siya. Pinapangako ko sa'yo. At least naman ngayon, ang importante lang, alam natin buhay siya. Jack, may problema ko kasi ngayon kung paano masasabihin kay Mami. May sakit kasi sa puso yun eh. Naku! Baka kung ano mangyari. Naku! Huwag ka munang magsasabi. Mas makakabuti yun ngayon. At saka makikita naman natin ang ate mo eh. Huwag ka mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. Lintik lang ang walang ganti. Jack, Benji, eh, napag-isip-sip namin ni Nico na siguro kumilos na tayo ngayon eh. Baka maibalik natin si Ate Rona pag natulungan natin yung pamilya sinasabi niya. Siguro tanungin na rin natin sila Tessa para sumama sa atin, makatulong na rin, di ba? Makatulong? Gusto mo lang mapalapit kay Tessa. Eh, kung kamauho kaya nilalapit ko sa mukha mo. Seryoso na nga tayo, eh. Jack, paano ba natin makikita yung sinasabi niyang pamilya? Teka. Alam nyo, meron akong bright idea, eh. Hindi ba marami akong connection sa presinto? Ipapakuha ko yung mga files nung nagpa-blatter nung buwan na to.
tungkol nun sa mga pamilya. Sigurado ako, makukuha natin ang mga sagot sa mga tanong natin. Ang galing mo, Jack Lord. Teka. Sa sine yan eh, napanood ko yan eh. Z-Files. Napanood. Kaya nga yun ang gagawin natin eh. Effective yun. Doon natin makikita ang ginahanap natin. Katulad doon sa sine. Pero, Jack, di ba dun sa kwento, di ba namatay yung nagnakaw ng police files? Pero babaguhin natin ang ending na. Alam mo, yung bidang bata doon, pag yun hindi tumigil ng pangungulit, yayariin yun nung nagnakaw ng police files. Namin alam kung bakit o paano. Ultimo nga si Ate Rona, hindi niya ma-explain sa sarili niya kung ano nangyari sa kanya. Ang alam lang namin, buhay siya. Eh, talaga namang buhay siya eh. Pwede ba? Ginugutay niyo kasi kami. Ay, naku, Tessa, pakisabi nga sa kanila kung ano sabi sa office ni Ate Rona nung tumawag tayo kanina. Sabi doon, tumawag daw ang Ate Rona niyo kagabi. Magli-leave daw siya at hindi niya alam kung kailan siya papasok. Yun sabi doon. See? Hindi nagbibiro to si Benji. Hindi marunong manloko to. Nakita namin si Ate Rona sa TV kagabi. Tsaka sabi ni Ate Rona, merong ilimap na nanganganib ang buhay ngayon. At kailangan na kailangan ng tulong natin. Ha? Teka lang. Ano yung ilimap? Pamilya. At sino namang pamilya, Aber? Eh, hindi nga rin niya alam. My God! Sa dinami-dami ng pamilya sa buong Pilipinas, saan naman natin malulokot yun? Ricky, paano kung totoo yung sinasabi nila? Ay, naku, bahala kayo. Basta ako, I don't care, okay? Kahit anong gawin nyo, hindi ako sasama sa kanila. Ate! Mahalaga ang bawat minuto. Hindi nyo dapat sinayang. May buhay nang nawala. Pero hindi pa huli ang lahat. Kailangan yung tulungan silang makakuha ng hustisya. Hindi dapat ibaon sa limot ang malagim na nangyari sa pamilya nila. Kumilos kayo kaagad. Kung hindi, may isa na lamang mamamatay. Ate, sino ba yung mga sinasabi mo mga tao niyan? At saka pa paano namin sila mahanap? Pag nakita ba namin sila, makakabalik ka na dito? Ricky,
aalis muna kami ni Joy, ha? Pupunta kami sa ka-classmate niya, may isosoli kami. Ikaw na sana muna ang bahala dito sa bahay, ha? Ricky, ha? Ate Ricky? Bakit ka kilala? Bukat ka ba? Para ka nakakita ng multo. May bisita ka ba? Joy, classmate ni Kit Kat. Anong kailangan ninyo? Isasali lang sana namin itong Dennis na iniram ko sa kanya. Kahapon pa po kasi niya kinukulit sa school na isoli ko na raw po ngayon eh. Nandiyan po ba siya? Wala siya rito. Nasa school. Nasa school? Eh, walang pasok kayo. Na Sabado ngayon ah. Sumama sa lola niya sa probinsya. Kailan ang balik niya? Hindi na siya babalik. Kaya ako sa inyo, huwag na rin kayo bumalik. Eh, paano tong manika niya? Sa inyo na yan. Hi, Marita! Kumusta ka na? Ang tagal na natin nila kapag-usap, ha? Bye, Marita! Eh, pagkabastos naman pala yung magulang ng kaklasmate mo, eh. Diba sabi nga, wala si Kit Kat, nasa probinsya na. Hindi ko pwede kunin ito, Mami. Nag-promise kasi akong susoli ko ito ngayon eh. Tsaka, alam niyo, Mami, wala naman siya sa akin sinabi na titira na lang siya sa probinsya. Paano kaya nangyari yung umalis na lang siya na basta-basta? Alam mo, anak, huwag mo kong tatanungin, ha? Hindi ko rin maintindihan sa iyo kung bingi ka ba o ano eh. Diba sabi nga, wala na si Kit Kat, nasa probinsya na. Kaya, kung ako sa iyo, kung gusto mo, iwanan mo na lang yung dal na yan dito at umuwi na tayo. Ha? Mm. Ayan. Mm. Ayan. Tumayo ka dyan. Ano na, umuwi na tayo. Kasi ng daddy mo, wala ka na raw, umalis ka na. Bakit ko umiiyak? Hindi kita maintindihan. Kit Kat? Kit Kat, sandali! Kit Kat, sandali! Kit Kat! Kit Kat! Mag-anakaw? Mag-anakaw? Kaya yan tenga mo. Naku, ikaw na bata ka, papatayin mo ako sa nerbiyos. Pero Mami, nandito siya. Totoo. Inahanap ko yung dahil na hindi na makita. Pag ako ang hindi nakakita at nagdilim ang paningin ko, mapapalo kitang bata ka eh. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kung ano-ano kasi ang pinanunood mo sa TV, kaya nananaginip ka ng masama. Pero Mami, totoo yun. Nakita ko si Kit Kat, tuka-tuka. Ukat-ukat, tumigil ka na nga ng ukat-ukat na yan, ha? Diba, sabi, si Kit Kat nasa probinsya kasama ang lola niya. Hindi ba narinig mo yon? Kaya pwede ba tumigil ka na, matulog na, higa na, sige na. Pero, wala nang pero-pero. Pwede ba, ha? Matulog ka na, higa na, ha? Sige na, higa, ha? Maawa ka sa sarili mo, ha, anak? Tulog na. Thank you.
na tayo mag-aksaya ng panahon. Tingin ko kailangan magtulong-tulong na tayo. Kailangan magtulong-tulong na tayo sa paghahanap sa pamilyang ito. At huwag na nating hayaan may mangyari na namang masama dyan. Paano nga, Jack? Kanina pa kami nagtutulong-tulong dito. Kanina pa namin kinaralkal ito. Wala naman kami nakikita. Kaso, Jack, sa mga dyaryo yung tinitignan namin, yung mga kaso nga, pero sarado na. Nahuli na yung mga kriminal. Ay, naku, ang dami na tinawagan sa TV stations. Marami silang mga unsolved cases, pero mukhang wala din yung hinahanap natin. Paano nga natin ito makikita? Eh, puro comics ito tinitignan ni Nico. No? Dead end na yata tayo. Hindi ba puno ang salo? Hindi pa amanos ang laban. Meron pa tayong huling pala. Excuse me, excuse me, excuse me. Ito na, Jack Blon. Galing mo talaga. Ito na, kuha ko na ang apat na police files ng mga nagpa-blatter sa presinto na involve ang mga pamilya. Kailangan maghiwa-hiwalay tayo sa pag-iimbestiga dito. Itong unang kaso, Benji, sa'yo na to, ha? Tungkol ito sa mag-asawang naghiwalay. Tapos pinag-aawayan pa nila yung posto din ng magiging anak nila. Ayan! Ay, sorry. Ito naman. Jeremy, sa'yo na to, ha? Tungkol ito sa battered wife. Ayan. Ito naman pangatlo. Hindi lang asawa ang inumulpi nito. Pati anak. So, kay... akin na to. Ito naman pang-apat. Medyo malamya ang kasong ito, pero bahala na. Subukan na rin natin, baka matsambahan natin. O, sige. Ito para kay Ricky, Tessa, Nico, sumama ka na rin sa kanila. Okay? Sir Jack! Oh. Sir Jack, asa na akong assignment? Ang assignment may solve ba? Kamuti mo likod ko. Teka, Jack, ano pong gagawin natin? Basahin niyo yung mga folders na yan. Nandiyan lahat ang information tsaka address ng mga involved. Alam niyo, magtanong lang kayo sa mga palipaligid ng mga bahay ng mga pamilyang involved diyan. At pag may natunogan kayong medyo dangerous ng konti, panganib, i-beep niyo lang ako. Ako nang bahala doon. Hindi ba ka? Wala. Ibig ko sabihin, tawagan niyo ako. Dali lang, Era. Hindi ba delikado to? Medyo delikado to. Kaya kailangan natin ng konting ingat. At huwag na huwag ninyong sasabihin sa mga pinagtatanungan ninyo ang pakay ninyo. Baka mamaya, pag natunugan kayo, kayo pa ang balikan. Dito kailangan kanya-kanya tayong gimmick. Kanya-kanyang disguise. Iba-ibang dating para huwag tayo makilala. Ricky, pwede ka bang makausap? Meron lang sana akong tatanong sa'yo. Kasi kagabi, napaniginipan ko yung classmate ko. Joy, mamaya na tayo mag-usap ha? Kasi may inaayos kami problema eh, ha? Okay? Tara, umpisa na natin to. O sige, sige. Atin lang namin to. Tara, umpisa. Sancho, ano gusto nyo? Sabi, Ricky! Importante yung business natin. Ano, huwag kang mahingay. Basta pag hinanap kami ng kita, sabihin mo may nasikaso lang kami. Huwag ka alis dito, ha? Paano yung sasabihin kong panaginip? Joy, mamaya na pwede, ha? Sige na, dito ka lang, ha? Huwag ka alis. Bye-bye, ha? Thank you.
Scott, ikaw ba yan? Bakit ka na lang umiiyak? Tulungan mo ko. Tulungan? Bakit? Sinakta nila ako. Sino yun? Nagsisinungaling sila. Hindi totoo lahat ng sinasabi nila sa lahat ng tao. Ha? Hindi kita maintindihan. Di ba best friend kita? Tutulungan mo ako, di ba? KitKat! Ganun ba, miss? Meron kasing report dito tungkol sa isang legal connection. Meralco ha. Meron ditong illegal connection si Mrs. Mendoza. Ah, si Mrs. Mendoza? Oh. Wala siya dito eh. Oh? Nasa States. Siya nasa States. Sino nandiyan ngayon sa loob? Wala. Si Mr. Kaya lang wala siya dito sa Miss, kailan na ang balik ni Mrs. Mendoza? Sa tingin ko, hindi na siya babalik. Hindi siya babalik. Tsaka, alam mo ba? Yan si Mr. Pinubugbog niya si Mrs. pati yung anak niya. Kaya yun, iniwan siya ng kanyang mag-ina. Hindi naman ba nasaktan yung mga bata at saka si Mrs.? Hindi naman. Maganda naman yung buhay nila sa steps eh. Mabuti na lang. At saka, huwag niya natin pag-usapan yun. Gusto mo pumasok. Halika, pasok ka. Baka gusto mo ito pala na magpalamig. Magpalamig? Miss, at palagay ko kayo dapat na magpalamig kasi sa tingin ko kayo nag-iinit. Gusto niyo tumawag ako ng bumpero! Hapon ho. Dito ho ba nakatira si Joselito Mercado? Dito nga. Delivery po. Oh. Wala kami in-order na ganyan. Kaya pwede na kayo lumayas. Wala po kayong in-order. Tayo na. Ay, hindi. Teka lang. Hindi ho. Kasi ho, baka ho yung misis niyo po yung umorder. Wala dito yung misis ko. Lumayas. Kaya lumayas na rin kayo. Baka ho yung anak niyo. Baka ho siya yung tumawag. Bakit ba ang kukulit ninyo?
ko ba kayo pinag-aaksayan ng panahon? Wala rito yung asawa ko, wala rito yung anak ko. Kaya lumayas lahas na kayo bago kayo papulis. Layas! Layas! Layas na sabi. Tayo na. Ah, Ricky! Nico! Ano? Alam niyo, masama ang kutob ko dyan sa Mr. Mercado na yan eh. Anong masamang kutob? Ang labo mo naman eh. Kita mo wala naman ah. Wala namang masamang nangyayari dyan. Tsaka walang extraordinary. Kung hindi yan yung pamilyang hinahanap natin, ka na. Paano nga? Buwan pa naman, oh. Ginawa na nga natin lahat, pero wala pa rin tayo na pala. Oo nga. Bakit hindi na lang magpatulong si Ate Rona sa mga kasamahan niya? Di ba may powers naman siya para malaman kung ano mangyayari? Dapat may powers din siya para ma-solve yun. Eh kung may powers siya para malaman niya yun, eh di sana siya na lang gumawa ng paraan. Hindi na niya sana tayo inimpol. Huwag naman tayo sumuko ngayon, oh. Sa dami naman buhay na pinapasigit niya sa atin, baka hindi lang sila nanganganib. Baka pati buhay ni Ate Rona. Kaya nga kailangan, huwag kayong tutulog-tulog sa paghahanap eh. Baka mamaya eh, andyan na sa harapan nyo, hindi nyo pa alam. walang atras sa laban ha. Trabaho lang ito, walang personalan. Wala! Sino si Kit Kat? Classmate ko. Galit siya sa akin. Siya na lang daw ang gaganti. Joy, may tatanong sana ako eh. Ano yun? Anong winning number sa Lotto? Tama na. Sino kaya yung classmate ko, Joy? Tita Gayeng. Kilala niyo ba si... Si... Kit Kat? Kit Kat Mercado! Classmate ni Joy! Bakit? Tita Gayeng, at kung siya nakatira? Sa Fairview. Bakit? Diba doon tayo galing? Tapos, Mr. Mercado rin ang apelido niya. Sinasabi ko na nga ba, masama ang kutob ko doon sa Mr. Mercado na yun eh. Bakit kilala niyo si Kit Kat? Ha, puntaan na natin! Sino ba yung Kit Kat? Ano ba yung Kit Kat na yan? Sino ba yun? Tagayin? Have a break. Mami, hindi na ba? Nagugutom na kasi ako na eh. Ay! Asan yung gal ni Kit Kat? Anong gal ni Kit Kat? Di ba sinuli na natin yung dal ni Kit Kat? May nagbalik dito yun eh. May nagbalik? Alam mo anak, nananaginip ka na naman. Yan ha, kung ano-ano naman yung mga pinananaginipan mo. Kasi hindi ka naliliko, tingnan mo. Baho mo, halika, balik ko tayo. Ricky! Ricky, teka lang sandali. Ano ba? Dalian nyo na. Teka lang. Tingin ko dapat isama natin si Joy. Ha? Bakit? Eh kasi siyempre para makasiguro tayo dahil total bahay naman ang kaklase niya, pupuntahan natin, di ba? Ano ba? Tara na! Ano bang problema? Teka lang sandali! Sige. Sige. Let's go, guys!
O, Joy, anak, pumunta na sa banyo, maligo na, ha? Anak, mauna ka na doon. Susunod ako. Sasagutin ko lang yung telepono, ha? Sasagutin ko lang. Good girl. Di ba? Good girl ang Joy. O, sige, ha? Hello? Hello, sino to? Uy! Anak! Oh, kumusta na? O, sina Julie? Kumusta na sila? Okay na naman tayo, lalabas. Oo, kaya na tayo nagpuburong dancing. Ay, Diyos ko, naiinip na talaga ako. Oo. Papayaan mo doon na. Ano ka kasalanan ko sa'yo? Lahat ng pag-iitin na binigay ko! Ako lang ko, wala ko sa'yo! Tawin sa pagkakati mo sa'kin! Ano? Alis ako, wala na! Inabutan mo ako sa ulo! Nagpahala ko kanil kanilang lalaki! Alam ko, trabaho ko, baka mo ako na kasalan! Oo. Hindi ko kasalanan yung pagpagsigit ka. Alam kong dati kang mustes. Pero tinawag mo sa'kin pagbubuntis mo. Nilawan mo ako! Ano ko sa'yo? Pasin mo na ako dito. Hirap-hirap na ako. Pareho na tayo dito. Matatahimik na rin ako. Maawa ka sa'kin. Nagsisisi na ako. Bakit? Sa amin ba ng nanay ko naawa ka? Nagsisisi ako na lahat na ginawa ko sa'yo. Nasimula ako dito. Hirap-hirap na ako. Kahit gusto ko pa mabuhay, maawa ka naman sa'kin. Ikat! Marian! Pumustis ang hinihingi mo sa pagkamatay mo. Hindi mo kukuha yan sa pagpatay mo sa kanya. Anak, huwag! Pabayaan mo siyang mabuhay para pagbayarin niya lahat ng ginawa niya sa'yo. Para kung saktan niya tayo ulit. Tutulungan daw tayo ng mga kaibigan mo, anak. Ikukulungan natin lahat ng kasama ng Tito Joey mo. Alam mo, pag sinaktan mo Tito Joey mo, baka magaya ka sa kanya. Hindi siya pupunta sa heaven. Gusto mo ba yun? Kaya ako piniling mabuhay dahil sa'yo. Dahil gusto ko makasigurong maganda at tahimik ang pupuntahan mo. Magpahinga ka na. Kami nang bahala dito. I love you, baby. Pati na tayo, ha? Best friends na ulit tayo. Kasi ngayon, na-realize ko naman na boy pala si Ate Rona.
Yun naman ang importante, tsaka at least nagawa natin yung pinapagawa niya sa atin, diba? At saka alam mo, malakasang kotob kong magkikita pa rin kami. Siyempre naman ano, at ang mabuti ka mo, nagkakaintindihan na kayo. At mas makakabuti siyempre, kung magse-celebrate tayo, diba? So, tipara tayo, mga prepa-kids! Alam nyo, mas okay kung uuwi na tayo. Ricky, Tessa, Joy, mananghalian na ha? Ano na naman yung pinagkikwentuhan nyo? Multo na naman? Multo na naman? Tatanda na ninyo eh. Multo pa yung pinag-uusapan ninyo? Kasi tagay nyo, hindi mo naman nakita yung nangyari. Kung nakita mo yung nangyari, hindi kanya magsalita. Oo nga naman, ganyan totoo ang multo! Bakit nakita mo kagabi? Hindi. Hindi naman pala eh. Magsalita ka, kala mo nakita mo. Ay, pero sandali lang. Nakakita ka na parang talagang multo? Yung totoong multo, hindi pa. Pero yung mukhang multo, oo! Lala, Joy, anong hinihiti-hiti mo dyan, ha? Lala! Dali, uwi na, uwi na. Ricky, Tessa, uwi na. Dali, uwi na, ha? Sumunod na kayo, ha? Bye-bye, mamaw! Oh, kayo ha? Sumunod na kayo ha? Manananghalian na tayo, ha? Tara. O sige, mag-aray kami ha? Job well done. Isang bagay na nagawa niyo, marami kayong napasayang tao. Naayos na ang pamilya ni Marita at nabigyan ng hustisya ang anak ni si Kika. Maraming salamat sa inyo. Ibig bang sabihin niyan, makakabalik ka na? Hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang ito ng bago ninyong mission. Pati na rin ang aking mission. Hindi ko alam kung kailan makakabalik. Pero huwag kayong mag-alala. Sa itinakdang oras, makakabalik din ako. Pero sa ngayon, meron tayo kailangan ayusin. May isang babae na nakatira sa isang kondominium. Mapapadali ang kanyang kamatayan. Kailangan tulungan niyo siya. Pero tandaan niyo, hindi lahat na nakikita ng mga mata ay siyang katotohanan. Pero ate, sino at saka paano? Nasa harap niyo lang siya. Lagi niya siya nakikita. Hinahangaan siya ng marami dahil sa kanya. Rona! Rona!